So yun mga loves, welcome back to our YouTube channel. Kamusta kayo mga loves? Long time no see. Ang tagal natin hindi nakikita. Halos 1 week na. Bisa nung pagkatapos ng LS, ng grad LS namin, din ako nagpakita. Inaasikaso lang ako. So ito yung mga loves, yung gagawin natin today is paano mag-add payment method sa Google Adsense. Yun ang gagawin natin ngayon, sa lalo na to sa mga baguhan. And bago tayo mag-start mga loves, may i-share lang ako sa inyo kung paano mag-open account mga loves sa bangko. Kasi kailangan yung payment method ngayon except si bangko lang at saka si Chike. So wala na si Western Union and si M. Lowellier mga loves. So wala na yan sila. Last 2019 ata, wala na ata sila yun. Tinanggal na nila yon. So, kailangan kung nasa $45 sa threshold kayo or 50 or 60 mula Adsense, pwede na kayo mag-add payment method kung set up na kayo doon. So, yun kung meron kayong bank account. So, ito, i-share ko sa inyo mula Adsense. Nag-open account ako last day. Kaya hindi pa ako makapag-add payment method kasi wala pa akong bank account. wala akong paglipatan. So, yung kailangan, yung hinihingi ni bangko sa akin is dalawang valid ID, government ID, passport, EOMID, TIN ID, or PhilHealth ID, yun mga labs. Pwede yun. Kung employed kayo mga labs, dalhin nyo yung company ID nyo mga labs. So, ito. So, dalawang ID ko, same address sila. Yun yung permanent address ko sa Iloilo. So, dahil dito ako nag-open sa Cavite, so, hinahanapan nila ako ng barangay clearance na bank requirements. So, pumunta ako ng barangay. Tapos, si barangay, hindi nila ako bibigyan dahil hindi ako rehestro dito sa DASMA. So, yung ginawa ko, wala akong choice kundi nagpa-transfer na lang ako. Nagpa-transfer ako para makakuha ako ng barangay clearance. So, kung anong hinihingi ng bangko, sundin na lang natin mga lalads para tuloy-tuloy na yung pag-apply natin. Permanent address yung mismo kayo mag-open account. Walang problema yun mga lalads. So, kung kagaya sa akin, kung same kayo ng sitwasyon sa akin, yun kailangan nyo talaga ng barangay clearance. And then, si barangay clearance hindi bibigay. So, kailangan nyo magpa-transfer ng buto. Bago kayo mag-open account, kailangan kompleto na yung requirements nyo para hindi na kayo sige pabalik-balik. So, ayan lang mga loves, bago tayo mag-proceed sa ating tutorial. Please don't forget to hit the subscribe button and notification bell mga loves. Add payment method on Google Adsense tutorial mga love. So yun na naman yung bagong kaalaman na natin. So since may account na ako sa bangko, so yun yung gagawin natin ngayon. So first pupunta tayo dito sa Google. Search natin si Google Adsense. Piliin natin to yung nasa ilalim. Kung hindi pa kayo nakapag-login dyan, ilag-in nyo lang yung mga labs, yung Gmail account nyo na connected kay YouTube. So yan mga labs, makapasok na tayo. So next, dito tayo sa gilid. Itap natin yung parang tatlong guhit na yan dito sa left side, tapos payment. Hintayin lang natin mga labs. Ayan. To receive payout, please choose a valid payment method. Yun kasi wala akong account sa bangko kasi hindi na available si Western Union. Tinanggal na nila mga lalabs. So as you can see mga lalabs, na-reach na natin si $100 mga lalabs. So meron tayong 112.06. So yan, kailangan na natin yan i-payout. So, dito tayo kay Add Payment Method. Dalawa lang yung choice dito mga labs. Add new wire transfer details and new check details mga labs. Ibig sabihin yung add new wire, nasa ano yan, nasa bangko yan mga labs. So, yung checky, kung gusto nyo yung checky, i-check nyo lang yan mga labs. And then,
Pero mas delikado ata pag-cheeky yung kinuha mo kasi matagal siya dumating. So dito tayo kay Bangko Total, may mga ano na tayo, may bank account na tayo. So dito may nakalagay beneficiary, pero optional lang yan malalab. So dito tayo sa name on bank account. I-type lang natin yung pangalan natin sa bank account. And bank name. Lagay natin BTO Unibank. Kung ano yung pangalan ng bangko nyo, mga labs. Kung saan kayo nag-open account. And then yung Swift BIC na to, mga labs. So kunin natin sa Google at sa Google doon, maglabas muna tayo dito. Tapos punta tayo uli kay Google. I-search natin doon yung Swift code ng BDO dito sa Pilipinas, mga labs. Teka na, sana ba si Google? Ayan. I-type natin dito Swift code. Swift code BDO. So nandito tayo sa ano, sa Philippines, mga labs. So ito yung piliin natin. Kung nasa Philippines kayo, yung kukunin nyo na Swift code, nasa Philippines din, mga labs. Philippines Swift code din ng BDO. I-copy-paste lang natin to, mga labs. Tapos, ilong press mo lang yan, tapos copy. Tapos, balik tayo dun sa ating ginawa code. Yung Swift code, ilagay na natin, i-paste lang natin dyan. So, yun na yung Swift code niya. And, syempre, yung account number natin. So, i-retype lang natin. I-retype lang natin yung account number natin. I-double check nyo, mga labs. I-double check nyo talaga. Baka kasi konting mali lang dito sa account niya binigay nyo, magkaroon tayo ng error. So, i-double check nyo yung name, tapos yung account number. Na-double check nyo na yung mga basic info nyo dito, mga lab. I-save nyo lang dito sa ilalim. So, i-double check natin uli. Okay, check. So, okay na, mga labs. Pag ganito na yung mukha, ibig sabihin, successful yung ginawa natin. Hindi nyo lang yan, mga labs, and mag-take download kayo, hindi siya mahirap. And a shoutout sa lahat ng aking members. Sorry, mga labs, hindi kayo mailang araw, hindi ako naka-LS. Miga-miga lab, shoutout sa inyong lahat dyan. Team Lasingueras, sa lahat na Team Lasingueras, and sa maganda at supportive namin na admin, si Mami Linolz or Linolz TV Vlog. And Tribu Tuba and Tribu Payag, Tribu Dots, maraming salamat sa inyo and sa lahat ng visitors ito ngayon. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you so much. Ito ang iyong lalabs nagsasabing, keep safe kayo and God bless sa inyong channel. Bye-bye! Kita-kits sa next video. SDJ.